Again, our discussion for this session will be about campaign structure, how to structure your ads so it's good for testing. Okay, para malaman mo, para it will be clear with you kung ano yung effective at saka ano yung dapat i-continue and how to spend. Diba? So, to reiterate it, why is it important for you to set the campaign structure? Una, it's because it's through the campaign structure na sinasabi mo kay Meta na, okay, this is how you spend my budget. Ganito yung pag-spend ng budget ko. Gusto ko ito muna yung itest, ganyan. And second one is, it's also a way for you to find the best element of your campaign. So, kung ano ba yung effective na ad, ano ba yung effective na ad set. So, just a quick review, no, for others, especially those who are watching this in replay. Just a quick review, let's discuss this flow. Okay, this is the basic structure of a campaign. We have at the top, we have campaign. We have that level, campaign level at the top. And then next is ad set level, and then we have ad level. So sa campaign level, it's where you set the objective. Maraming objective ngayon, awareness, sales, basta anim yun siya. Okay, later on, I'm going to be showing you that in the ads manager mismo. So campaign level, and then from the campaign, pwede din maggumawa ng ad sets sa baba ng campaign. So you can have multiple ad sets in one campaign. Okay? But this one, this is just a basic structure. Under the campaign, you can have ad sets. Now, in the ad set level, ano yung sineset mo? Audience. Yung pinaka-importante lang. Audience, yung targeting mo, tsaka yung placements. So ano ba ibig sabihin ng placements? Kung saan mo ilalagay? Sa newsfeed ba? Sa story ba? Sa reels ba? There are a lot of placements na options. Okay? So, in an ad set, pwede ka din maglagay ng ads. Okay? Sa ad set, sa baba ng ad set. So, you can have many ads. Dun sa ad level, yung nilalagay na is yung photo or video or carousel, yung caption. Basically, yung ad, yung visual representation ng campaign mo. Ito lang yung nakikitang element sa end ng users. Okay? So, it's the ad level. So, pero hindi pwede, okay? Hindi pwede magdiretso ka sa ad. You really need to set up from campaign down to the ad. Right now, the basic setup na nakikita nyo ngayon sa screen ninyo, this is the simplest campaign structure. And if you're familiar with boosting posts, ito yung ginagamit na structure sa boosting post. Okay? So you set the campaign, sabi mo, okay, campaign, gusto ko ng engagements. You click boost post. And then you set the targeting. Minsan, you're not given the chance to, you know, put the interest. Pero minsan, meron din namang interests. And then demographics and all that stuff. Pwede man dun i-set. Tapos, magpipili ka ng post, existing post, na gagawin mong ad. Or basically, ibu-boost mo. That's the term that's used. And so, this is the reason why I don't recommend boosting post because you cannot really maximize yung campaign. You cannot maximize your budget. Hindi ka nakakapag-test ng maayos. Kasi you only have one ad, wala kang kino-compare. You only have one ad set, wala kang kino-compare na audience, wala kang kino-compare na ad. So it's just very simple. For beginners, sige, papagbigyan ko. You can have this. You can boost your post. Just for you to experience. For example, wala kang someone to do and study it, okay, I can just consider it. Boost post is the least that you can do. It's the worst that you can do, honestly. So, kung may alam ka na dun sa pag-setup sa my ads manager, you can see a structure, something like this, that you can actually set multiple posts or multiple ads in just one ad set. Pag boosting post, hindi to posible. Okay? Kasi, in every boost post, one existing post lang siya. Okay? So, if ever mag-boost ka ng another post, that's a different campaign na ulit. Okay? So, this one, you can set this sa mismong ads manager. Now, as you can see, isang campaign, isang ad set, multiple ads. Okay? So, ibig sabihin ng isang ad set, isang audience lang. Okay? Isang targeting lang. Hindi ka naggawa ng ibang ad set na may ibang interest. Okay? So, isang grupo ng audience lang, isang grupo ng tao lang yung nakakakita ng mga ads mo. Okay? Now,
May tatlong ads ka dito. This structure is best for, una, if you want to test your creative first. So gusto mong itry, okay, ganito, isang ad set lang para hindi masyadong maraming variable, hindi ako magulo. Gusto ko munang malaman kung ano yung effective sa audience na to. Photo ba, video ba, or ganitong video, ibang video na naman. Diba? So you wanna test that. And this is ideal, itong structure na to, this is ideal for local audience. Why do you think? Bakit kaya ideal to for local audience? When I say local audience, yung mga, ano ha, yung parang yung may mga stores, yung mga may mga clinics, yung ano lang, yung sa city lang, sa neighborhood lang, or sa isang municipality lang. Why do you think this is ideal for them? So it's because it's very narrow already. So narrow na yung audience. Pag city lang yung targeting, pag let's say very ano siya, below 1 million ganun. It's already very narrow. Okay? And in fact, I don't recommend na maggagamit ka pa ng mga interest, ng mga demographics. You can set the age, you can set the city, yung location, pero wag ka nang mamroblema sa kung anong interest, anong behavior ilalagay mo doon sa detailed targeting option. Pag mas mababa yung estimated audience size, mas malaking possibility that your ads will cost more. This is ideal. Isang ad set lang. Tapos, yung labanan, dun na lang sa ads. Ano yung offer? Ano yung creative? Photo ba siya or video? Ganun. So, dun na lang yung labanan. Walang labanan dun sa audience. Kasi same na grupo ng audience lang naman yung target mo. Next is this one. Ito siya, ideal siya for broad audience with detailed targeting. Example, kung buong Pilipinas yung target mo, and then nag-test ka ng mga interest. Okay, so pwede to siya. You have multiple ad sets. Okay, tapos yung kada ad set, meron ka ding mga ads. Okay, this is ideal for broad audience with detailed targeting. Okay, so I tell you now my preferred na campaign structure, yung parang flow ng testing. Okay, so you can use this also in your own campaigns. Testing step one, you test the audience first. Okay? So how do you do that? In the campaign level, gagawa ka ng dalawang ad set. Same lang yung ad, okay? Itong dalawang ad na to, same lang. Hindi siya magkaiba. Yung magkaiba lang dito sa ad set. For example, dito, ibang interest. Dito, ibang interest. Yung interest lang yung magkakaiba. So, basically, nagtitest tayo ng audience lang. Hindi tayo nagtitest ng creative kasi isang ad lang at saka same lang na ad for two ad sets. Okay? So, after that, pag malaman mo kung ano na yung effective na ad set, so papatayin mo yung isang ad set na hindi maganda yung performance. Tapos doon sa may ad set na yon, same na ad set kung ano yung mas effective na ad set, doon ka na magla-launch ng mas maraming ads. Nag-try ka na ulit ng video, ng carousel, doon ka na magte-test ng ads. So, if you have noticed here, you're only testing one element at a time. Yung goal dito is hindi ka maguluhan. Okay? Kasi pag sinabay-sabay mo, katulad nito, nagsabay ka, nag-test ka ng ad set, ng audience, nag-test ka din ng creative, nag-test ka din ng ad, may photo ka, may video, madami kang tinetest. So, hindi mo madaling malalaman kung ano yung mas effective, ano yung nagbigay ng mas magandang result sa akin or sa client mo. Okay? So, again, this is it. Campaign. Ito yung step one. Test the audience first, and then test the ads next. Pero you can also do, like, this is step three na supposedly. Pag na-prove mo na din kung ano yung mga ad na effective, ano yung mga gandang ad talaga na effective for a certain ad set, you can also test numbers of ad sets in the future. Basta, dun sa simula, yung step one saka step two, that's very critical for you. Okay, para malaman mo, okay, itong video na to, nag-work na to. So, okay, gawa tayo ng ibang variations ng video na to. Okay, test na naman natin sa another audience. Diba? So, that's the flow of the my preferred. Okay, actually, yan yung mismong strategy na ginagamit ko for clients and even for my own business. Okay? So, here are some notes before we proceed. The more elements, remember this, the more elements, the more stretched the budget will be. So kung
mas marami kang ads, mas maraming mangyayaring divisions ng budget mo. Okay? So kung mas maraming divisions, mas liliit yung budget na naka-allot for a certain element. So this is ideally ito yung ginagawa ko na budgeting. So 500 pesos or 10 USD is good for at most 4 ads. Pag mas maraming ads na sa isang campaign, I would spend more. Pag sinabi ng client, okay, 500 pesos lang yung budget. Tapos sasabihin niya, okay, may 10 ads. Parang 50 pesos na lang per day yung isang ad. I would not choose to have that option. Kasi ideally for me, I would spend 125 pesos. That's roughly $2 to $3 per day per ad. Okay, so for example, this one. Ito, 6 na to na ads ha. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 na yan. So dapat more than 500 pesos na yung spend ko. That's my strategy and that's my standard. Okay, so I'm just sharing that with you guys. Okay, let's proceed to nito. How do you actually apply it? Now, as you can see here, automatic yan. Merong campaign, merong isang ad set, merong ad. So, may gets nyo naman yung flow niyan kasi naka-indent naman yan. No? Ito campaign, ito ad set, ito ad. Okay? Now, dun sa step one, ideally, you put here the details of the campaign. Dun sa step one, yung gagawin mo is mag-set ka dito ng, lalagay ka dito ng information, and then mag-set ka dito ng targeting. Okay? Mag-set ka dyan ng targeting. Tapos, isa-set mo dito yung ad mo. Okay, there you go. Let's say, na-set up ko na yung ad na yan. Okay? So, isang ad lang siya. I will not be making other ads. Okay, yung gagawin ko lang is, ito, that's my ad set level. Kiklik ko yan. Tapos, i-quickly duplicate ko. Okay? Tapos, yung gagawin ko is, wait lang. Ito yung ad set 1. So, dinuplicate ko lang yung ad set 1. Yung gagawin ko sa ad set 2, iibahin ko yung targeting ko. Let's say dito, nag-set ako ng, let's say, meron akong, okay, meron akong targeting na cameras. Okay, dito naman, iibahin ko yung targeting ko. Kasi I'm testing right now, I'm testing the audience. Yun. So, I'll put here para mas detailed yung pangalan ko. Ad set 1, camera, then ad set 2. This is smartphones. Okay? So wala akong ginawang ibang ad, same lang yung ad nila. Remember, 'di ba, dinuplicate ko lang siya. Same lang yung ad nila. Nagte-test, yung tinetest ko ngayon dito is yung ad set. So I'll do this for 7 days. 5 to 7 days. I'll do this for 5 to 7 days, ideally 7 days. And then before I will analyze it. Okay? And then after that, pag nakita ko na, uy, mas maganda yung result ni smartphones. What I will do, I will turn off this one. Itong buong ad set na to, I will turn this off. Say, turn off ko na. Hindi ko siya i-delete, ha? I'm not saying na i-delete. Ito, turn off ko lang siya. Pwedeng, yan. Turn off. Hindi ko lang siya ipapublish, guys, for this example. Turn off ko siya. Yung gagawin ko, ito siya. Itong nanalo na to, itong smartphones. Yung gagawin ko, dito naman ako sa may ad, tapos mag-quickly duplicate na naman ako. So, sabihin ko dito, ad set 1, ad 1. So, gagawa ako ng ad 2. So, separate na naman siya. Video siya, or ibang post, let's say, ganyan. So, iba siya. So, ngayon, after I tested the audiences, right now, I will be testing the creative na naman for the second part. Okay, for the second week. And then after that second week, pag nakita ko na naman, okay, mas effective yung ganitong ad. So I will launch more ads na halos the same niyan, variety niyan. Pero again, i-control ko pa yan kasi depende sa budget. And then I can also launch in the next coming weeks, I can also launch other targeting or other ad sets. Pero in the first 2 weeks pa lang, nalaman ko na kung ano yung mas nag-perform, isa sa mga nag-perform na audience at saka isa sa mga nag-perform na ads. And so, I can use that information para sa mga future campaigns. Na, uy, ito may history na to na maganda yung performance nito. Try natin ulit next week or next month. So, I hope you get the idea na hindi nyo siya tinitest ng biglaan.
You need to do it gradually. Tapos kailangan nyo munang malaman kung ano yung pinaka-effective na element from the bottom up. So from the bottom, yun nga, yung ad, tsaka yung targeting. Okay? So, part of the process is listing down. Ako mismo ginagawa ko before I launch campaigns. For example, I will be testing multiple ad sets or multiple audiences. So part of the process I do is I list down interest or mga detailed targeting that I will be testing in the future. So I will list down smartphones, cameras, blah, 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 yung mga interest na ito-target na gagamitin ko, ite-test ko. And then, in the future, okay, pag nakita ko, ay, nako, hindi nag-perform yung ganitong ad set, I'll scratch it out, and then iti-check ko yung nag-perform. Okay, ito nag-perform siya. Okay, next na naman na targeting, ite-test ko. Same with ads. Okay, maganda yung ganito, before and after na photo, maganda. Okay, perform siya. Okay, next week, try natin ulit ganito. Maggawa tayo ng bago. Are you getting it? So, better to put like, you know, make a list na mga kailangan yung gagamitin. Or like, for example, for creatives, I would make something like a mood board. So, I make two before I launch campaigns for a client for my own business. Gumagawa ako ng targeting set list. So, it's just a list of interests na ita-target ko, na ititest ko. And then, yung another one, doon naman sa ads, is tinatawag na mood board. So, mood board. Pwede kang mag-set nito sa Canva, pwede mo siyang gawin. So, you get mga inspiration ng mga creatives. Like, let's say, I would go to Pinterest, ad library. Kinocompile ko siya, tapos kinukuhaan ko siya ng mga idea. Right now, I prefer to do it in my whiteboard. And then I would print, sometimes kung nakikita kong magandang ad, I would print it and then I will put it here, okay? Nakikita ko siya physically. Pero it depends on what you prefer to do. I always want to have a set list tsaka mood board before I will set up campaigns. Para hindi ako matulala kung like, okay, ano nang gagawin ko ngayon na hindi naman effective yung ganito? Ano yung irarun ko? So meron akong plano, meron akong strategy ahead.